Well, sir, there's been a lot of talk in the past, in the last few hours, dun sa, whether or not that it's case solved or case closed. So it's in a way a matter of semantics. But I'd like to go a bit further back to something even more basic. Are we already even clear as to what case it is? I understand kasi the case being filed is homicide with rape, but have we really established homicide and as well rape? As far as I'm concerned, ano, personally, I would rather say it na hindi pa po natin naklaro talaga kung ano yung case filed natin dyan. Kasi unang-una, I would rather say it na ano siguro, case cleared lang for the meantime. Kasi unang-una, we do not even know kung sino po yung nakapatay doon sa mismong tao, if ever man na pinatay. Or kung pinatay siya. Opo. Yes, opo, opo. And hindi pa rin po, there's no conclusive evidence as of now whether she died for what reason. So wala pa pong klaro talaga kung pinatay ba siya, sinakal ba siya, through his tongue, no? Or baka naman may ininom o may pinainom. Or was she conclusively raped as what they alleged? Pero sa ngayon po kasi, the cause of death ay hindi pa po natin ma-determine hanggat hindi pa po nare-receive yung final report coming from the medico-legal, no? So sa ngayon kasi ang initial results lang ng medico-legal is yung mga abrasions lang. Tapos sabi nga nila, ang cause of death is yung sinatawag na aneurysm. Yes. So what triggered that aneurysm? Yun ang tanong. Mm. Kasi general you... Yes sir. Sige pa. Sorry pa. Sorry pa. Yes sir. If you will try to look at the crime scene po kasi there are about 5. Mababa na po yung 5 alak na makikita ron of different label. Okay? One is whiskey. One is tequila, vodka, rum. So kung lahat po yun na iinumin nyo of different brands, doon pa lang sa liquor na ininom natin, definitely, mahihilo ka ng gusto. You will be totally intoxicated. Doon na mismo sa alak pa lang yan. How about kung meron siyang nainom o meron siyang ipinainom sa kanya unknowingly na nainom niya? Okay, so yun po yung ating fina-find out ngayon that could have been the reason na she suffered the very unfaithful incident, no? So yun po yung mga hanggat wala po yung results na yan, eh hindi pa po natin masasabi na she died of homicide or she died of sexual abuse. Kasi sabi nila, meron din daw semen. Okay, doon sa babae. Ito ang tanong ngayon. Sino sa 11 o sino sa 10 ang gumalaw? Okay, so wala pa po talagang conclusive evidence pointing to the suspects kung sino po sa kanila ang talagang involved. Okay, yes, sir. So, sir, that's assuming po that even semen was found, that's assuming that that came from one of those 11 and not from a prior contact before she went to the party. But what I'm trying to ask po is this, have we already established that there is malice in her death? Ang tinitingnan po namin kasi ngayon is we're still looking on the accounts of we're still backtracking on the CCTVs. Kasi if you will try to look at the CCTVs, yung nakita ko initially, ako mismo na nakakita. Eh, yun po kasing si Christine, may kita mo talagang she's groggy na at that moment . She's from and to the 2 rooms, no? So balik-balik sa dalawang room na yon and medyo groggy. And wala naman kaming napansin so far na medyo masasabi mong very unruly yung mga tao ron. Okay? So with respect naman doon sa mismong namatay po, doon sa nakita namin siya ngayon medyo groggy doon na nakita natin sa CCTV. So sa ngayon we're still digging deeper po doon sa case. Kung talaga po bang
she was gangly raped. So yun po. Meron kayong case na ano? May case kayo na rape. Magdi-DNA testing din ba kayo? Kasi sabi ng pamilya ng victim, magpapakondak sila ng sarili na lang autopsy. Magkakaroon pa ba kayo ng ganong klaseng ano, testing for rape? Kasi sabi niyo meron daw semen doon. Sino ba nagsabi mo na nami-rape? Saka sino yung magkakondak? Are you going to conduct a DNA test? Actually, sinabihan ko po yung HEPE kanina na isa yan sa gagawin yung DNA testing. Okay? Eh, sabi ko nga sa kanila, tingnan ninyo kung kanin yung i-request yung DNA testing ng both sides. Yung sinasabi nilang inakasuhan at saka yung mismong biktima po. So kung ano man yung makukuhang specimen doon na it could jive to one of the most probable persons of interest, then yun po siguro isang titignan natin. However, meron din po rights itong mga to na definitely baka hindi papayaan sila na mati-DNA yan sa sila, definitely. So yun po yung isang mga tinitignan natin. Pero on the account po ng sabi ni ma'am na regarding po doon sa independent autopsy, actually in-encourage po namin, ma'am, na magkaroon po ng independent autopsy para once and for all, eh, wala pong whitewash, wala pong ano. Mas maganda nga po kung gano'n para magkaroon po ng linaw lalo yung kaso on the cause of death.